Naka-red alert ngayon ang buong probinsya ng Bukidnon matapos ang pag-atake ng mga miyembro ng NPA o ng New People's Army sa dalawang pineapple plantation. Isa ang patay at tatlo ang sugatan. Live mula sa Bukidnon, may report si Mark Salazar. Mark! Jessica, balut pa rin ang takot ang mga residente ng taga Barangay Agusan dahil sa nangyari kahapon at lumabas lamang yung mga residente pahapon na no nung narito na yung media at meron ng mga setup ng checkpoint dito sa Barangay Agusan. Hindi naman kasi sinasanay sa nangyari, Jessica. Hindi pangkaraniwang pangyayari raw na salakayan ng NPA ang kanilang lugar. Sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, nabalot ng karahasan ng pineapple plantation ng Del Monte, Philippines, sa bayan ng Manolo Fortich, Bukidnon, kagabi. Tadtad ng bala ang gate nito, sinira rin ang malaking replika ng pinya na nagsisilbing landmark ng Bukidnon. Ang itinuturong na sa likod ng pag-atake, mahigit 100 miyembro ng New People's Army. Kasabay nito ay natake rin ng ibang rebelde ang garahe ng malalaking equipment ng kumpanya. Sinilaban ang dalawang payloader at isang bulldozer at pinagbabangga ang ilang sasakyan. Nanlaban daw mga gwardiya ng plantasyon pero namatay ang isa sa kanila habang sugatan naman ang dalawa pa. Isang civilian din ang nasugatan sa barilan. Gidersman, gulit sa upat katao nga puro high power ang armas. Gikuha nila akong kuan radyo o kalibre 38. Niaila kong gipadapa. Nakaigayon ko nga pag dagan padulong dito sa ubos sa Prokders. Daghan mi niya. Humanan to dahin, buto-buto rin ako nadunggan. Kalaunay nakipagbarilan din daw ang mga rebelde sa mga responding police. Kwento ng mga saksi, inarangan ng grupo ang lahat ng mga sakay ng dumaraang sasakyan. Panawag mi tanan. Hindi, butong naog mi. Pwede to mga bata, mga mama, papa. Tanan, gid. Gihol gid mi dito. Pang katuloy, napoy ni labay po nga isa ka 6x, ako kinikuan sa kadre, kini ilang service. Gibhol gya po nila, gipang kuhaan sila mga armas rin. Papatakas na mga rebelde pero hindi natapos ang kanilang karahasan. Ginawa pa raw nilang bihag ang 6 na residente, kabilang ang isang barangay captain. Kwento ng barangay captain, may ilang babae raw sa hanay ng mga rebelde, habang may ilang nasa edad 15 hanggang 16 lang, na may mga dalang matataas na kalibre ng baril. Inamin ng NPA North Central Mindanao Command na sila ang nasa likod ng pag-atake. Parusa raw ito sa di umano'y pananamantala sa mga manggagawa at anila'y paninira ng naturang kumpanya sa kalikasan. Ito raw kasi nagdulot ng dilubyo nang pumasok ang bagyong Sendong noong 2011. Sa isang statement, sinabi ng Del Monte Philippines na wala silang ideya sa dahilan ng pag-atake ng mga rebelde sa kanilang plantasyon. Kasama ang mga otoridad, pinaigting na raw nila ang kanilang seguridad para tiyaking ligtas ang kanilang mga trabahador at komunidad. Mula nang mangyari ang pag-atake, isinailalim na sa red alert ang buong Bukidnon. Ilang kaso na ng karahasan na kinasasangkutan ng NPA ang naitala mula nitong Enero. Hindi na raw ito nakakagulat ayon sa militar dahil sa papalapit na election 2013. Expected namin ito sa panahong ito dahil binabanggit natin lagi that yung sa panahon ng campaign period, yung permit to campaign and permit to win ng mga New People's Army. Ang mga kandidato, pinagbabayad pangaraw ng tinatawag na revolutionary tax kapalit ng kanilang kaligtasan. Nagre-range ito mula 5 milyon hanggang 50,000, ano? Depende sa tinatakbuhan na posisyon ng mga kandidato. Sa datos ng AFP, umabot sa 300 million pesos ang kinitang revolutionary tax ng NPA noong 2011. Bumaba ito sa 25 million pesos noong 2012. Handa naman daw ang PNP na magbigay ng seguridad sa mga kandidatong mangangampan niya sa ilang teritoryong kontrolado ng rebelding grupo. Pero tingin ng isang political analyst, mahihirapang masawata ang panginikil ng NPA. Kada election naman, sinasabi yan. Pero hanggang ngayon, wala namang napaparusahan. Kasi yung pagbayad naman ng permit to campaign, hindi naman yung harapan na tulad na magbabayad ka ng buwis sa City Hall, nabibigyan ka ng resibo, haharapin mo yung sumisingil. Hindi naman. This is done in confidence.
Jessica, nananawagan ng Malacanang sa mga kumakandidato na huwag silang magbabayad sa NPA nung tinatawag na permit to campaign. Samantala, Jessica, ang sentro ngayon ng pursuit operation ng militar ay sa barangay Dahilayan. Ano, ito ay 20 kilometers away kung nasaan ako at ito'y bulubundukin ng lugar sapagkat doon daw sinasabing tumakbo yung mga rebeldeng grupong sumalakay dito. Jessica, itong nasa likod ko kung nakikita nyo yung malaking pinya na kanilang pinatumba, ito'y parang elliptical road. At kada exit ng elliptical road na ito ay may nakaset up ng checkpoint, hindi lamang para tulungan itong Del Monte plantation na gwardyahan yung kanilang vicinity, kung hindi para rin makampante yung mga residente sa presensya ng militar. May at maya, Jessica, rito ay may umiikot na truck ng pulis na naka 60 caliber pa para sa seguridad sa lugar. Jessica. Okay. Mark, wala pa tayong gaanong detalyeng nakukuha dun sa pagsalakay naman sa Dole Plantation. Kasi bukod sa Del Monte, meron din nangyari sa Dole Plantation. Diyan din daw yan sa Bukidnon. Hindi pa natin, medyo malayo-layo, Jessica, yun sa ating kinaroroonan. Pero pinaniniwalaan ng otoridad na ito ay synchronized, ano, at iisang plano at iisang grupo lamang ang sumalakay. Bagamat mas grabe yung kinaroroonan ko dahil dito may namatay at tatlo na sugatan sa bakbakan kahapon. Habang doon sa Dole, Philippines, sa area na yun ay na-disarmahan lang yung kanilang seguridad. At mas nakasentro rin yung pag-agwardya rito ng both PNP and AFP sa lugar na ito. At mas malapit-lapit din dito kasi yung sinasabing bulubundukin na tinakbuhan ng mga rebelde, Jessica. Okay, bagamat napapanahon na usapin ngayon o issue itong revolutionary tax o yung permit to campaign nung mga tumatakbo, no? Eh, ang dapat pag-usapan dito, bakit sabay itong pinakamalalaking plantasyon ng pinya na sinalakay ng NPA? Hindi kaya revolutionary tax ang isyong ito talaga? Napapag-usapan yan, ano, sa lingwahe nga ng police, extortion ang tawag nila dyan sa revolutionary tax na yan. Ano. Napapag-usapan yan, kaya lang, lumabas din at umamin naman yung NPA Northern Mindanao Command. Diba? At sinasabi nila na ang dahilan ng kanilang pagsalakay dito ay yun nga raw, di umanoy pagsasamantala sa mga manggagawat, yun daw pagsira sa kalikasan nitong mga malalaking plantasyon na ito. Malalaki talaga at nag-expand pa sapagkat 10 munisipyo yung nasasakupan nitong plantation halimbawa ng Del Monte rito sa lugar na ito, Jessica. Okay, maraming salamat, Mark Zalazar.